Isang magandang araw po sa inyo. Ikaw na po ang bahalang mag-ayos nito, Sir Chris. Kasi nakasulat po ito sa salitang hiligay noon. Alam kong naiintindihan mo ito at ikaw na po ang bahala na mag-translate. Maraming salamat. Ito na po ang kwento. Itong pangyayaring ito ay nangyari po nung bumisita ako sa lugar ng matalik kong kaibigan. Kasamahan ko po ito sa trabaho at inimbita niya ako na dumalo sa kanyang kaarawan. Nag-resign na rin po ito sa pinagtatrabahuan namin. Gusto na kasi niyang magpahinga nang dahil buntis ito at malapit ng ikasal. Mahigit 5 taon kaming magkaibigan. Tawagin natin siya sa pangalang Anya. Siya rin po yung nag-training sa akin nung bago pa lang ako sa pinagtatrabahuan namin. Mabait po siya, wala kaibigan, wala biro, at talagang mahilig sa kasiyahan. Mahigit 3 taon kaming nagsama sa nirerentahan naming bahay nung time na to. Tawanan, iyakan, problema. Naranasan naming dalawa yan. At nagpapasalamat ako na nakilala ko itong si Anya. Sinabi niya na magpapahinga na ito nang dahil nga buntis ito at magkakaasawa na. Niyaya niya akong pumunta sa probinsya nila at dumalo sa kanyang kaarawan. Nagtatrabaho po kami sa syudad at yung probinsya nila ay talagang malayo. Babiyahe ka pa ng 3 oras sa bus at 2 oras sa barko. Tapos pagdating doon sa kanilang pier, sasakay ka na naman ng bus. Hindi ako nagdalawang isip noon at nag-file ako ng leave sa opisina namin. At sabi ko, mananatili muna ako doon ng 2 araw kina Anya. Kaya isang araw bago ang kaarawan niya, ay sumama ako sa probinsya nila para na rin makatulong ako sa paghahanda ng mga pagkain. Sa pagdating namin sa pier nila, doon pa lang ay pagod na ako at nanibago ako sa biyahe. Siya nga po pala, kasama namin ang magiging asawa niya nung time na to. Negosyante po ito at masasabi ko na merong kaya sa buhay. Isa rin itong dahilan kung bakit hihinto sa pagtatrabaho si Anya. Ayun na nga, Sir Chris, bumiyahe ulit kami papunta sa mismong baryo. At sa pagdating namin doon ay hapon na. Wala na kaming ibang ginawa kundi ang kumain at saka magpahinga. Welcome na welcome ako sa bahay nila at yung nanay at tatay niya. Kilala ako. Nang dahil na ikwento din pala ako ni Anya sa kanila na ako daw yung adopted sister niya doon sa pinagtatrabahuan namin at kasamahan niya sa nirerentahan naming bahay. Bago ako magpahinga, nakita ko itong duyan na nakasabit sa puno ng mga santol. Bali nasa gitna po ang duyan, tapos yung magkabilang tali ay nakasabit sa bawat puno ng santol. 2 po kasing puno doon sa loob ng kanilang bakuran. Habang nakahiga ako, pamasid-masid ako sa paligid at inaantok ako nang dahil sa dumadamping malamig na hangin sa aking mukha. Nagandan talaga ako doon nang dahil napakatahimik. Saka yung mga pamamahay ay hindi gaanong malapit sa isa't isa. Tapos yung mga tao doon ay mababait at palakiibigan. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun din si Anya pagdating sa aming mga katrabaho niya. Nakatulog ako noong sandaling iyon at makalipas ang 2 oras, ginising ako ng magiging asawa ni Anya at sabi niya, pumasok na daw ako sa loob at doon na lang ipagpatuloy ang pagpapahinga. Pero sabi ko, bigyan pa nila ako ng 1 oras at nagbiro ako na wala naman sigurong kukuha sa akin doon sa labas. Sumang-ayo naman ito at pumasok ulit sa loob ng bahay. Maya-maya lang, noong malapit na akong makatulog, nakarinig ako ng mga salitang, "Kumusta ka?" Nanggagaling po ito sa ibabaw ng puno ng santol. Dumilat ako
nang dahil nagulat talaga ako. Hindi dahil sa mga salitang iyon, kundi sa boses. Yung boses po na iyon ay parang boses ko. Agad akong tumayo at dali-dali naman akong pumasok sa loob ng bahay. Nagtataka si na Anya habang naghahanda ng mga pagkain kung bakit natataranta ako. Nagsabi naman ako na nakarinig ako ng boses na parang boses ko talaga. Gumiti naman ang nanay niya at nagsabi na hindi lang daw ako ang nakaranas noon. Yung ilang kabaryo nila na napapadaan doon malapit sa puno ay ganun din ang naranasan. Nakakarinig din ng boses na parang sa kanila. Pero sabi niya, hayaan ko na lang daw. At bago daw mamatay ang lola ni Anya, ay meron itong habilin na huwag daw galawin ang dalawang puno ng santol kasi merong nakatira. At nakita niya ito bago pumanaw. Pero hindi na niya nasabi kung ano ang itsura. Kinabukasan ay maaga akong nagising kasi naririnig kong nag-uusap ang mga magulang ni Anya at nakakaamoy ako ng ginisang bawang at sibuyas. Isang pahiwatig na iyon na nag-uumpisa na silang magluto nang dahil kaarawan na ni Anya noong araw na iyon. Dali-dali naman akong lumabas ng hilamos at nagsabi kina tita at tito na tutulong ako sa mga gawain. At sabi ko, marunong ako magluto ng kahit na anong putahe. Sanay na rin po kasi ako, Sir Chris. Natutunan kong mga ito sa aking lola at nanay. Tinuruan talaga nila ako. Kasi ayon sa kanila, kung marunong at masarap magluto ang isang babae, mawawala ang pagod ng kanyang asawa. Ako ang naatasang magluto ng dalawang putahe noong umagang iyon. Yung asawa naman ni Anya ay gising na rin, pero siya ay tulog pa. Pero hindi na namin siya ginising nang dahil nga tatlong buwan na itong buntis. Alas 5 pa lang po nung umagang iyon. Abala na kaming lahat sa pagluluto at madilim pa talaga noong sandaling iyon. Maya-maya lang, nakita namin si Anya na lumabas sa kanilang kwarto. Nakikita namin ito kasi yung daanan papuntang kusina ay walang pinto. Nakahawak po ito sa kanyang tiyan at yung itsura niya ay parang namimilipit sa sakit. O anak, bakit gising ka na? Matulog ka na muna doon. Kami nang bahala dito. Sabi ng kanyang nanay, sabay bati sa kanya ng maligayang kaarawan. Ako ay binati ko rin ito. Oo nga naman, matulog ka na muna doon, birthday girl. Sigurado na mapapasarap yung mga bisita mo sa lulutuin ko. Baka dito pa ako makakita ng mapapangasawa. Pabirong sabi ko pa noon. At nung nakalapit na ito sa amin, ay nagsabi ito na manahimik daw kami kasi meron siyang naririnig. Inutusan niya rin ako na kunin yung kawali na kung saan ko ginigisa yung mga sangkap na gagamitin ko. Marami po kasi, kaya maingay. At nung kinuha ko na ito, tahimik na at pinakinggan namin ang tunog na tinutukoy niya. At yun nga, nakarinig kami ng tiktik. Mahina po iyon na kung hindi mo papakinggan ng mabuti ay talagang hindi mo maririnig. Dito nagsabi si Anya na meron daw itong nararamdamang sakit sa kanyang tiyan na parang hinahalungkat daw ang loob ng kanyang tiyan na parang may kamay sa loob. Hanggang sa nakita ko na merong dugo na dumaloy sa kanyang hita. Agad akong sumigaw na merong dugo at nilapitan ito ng kanyang nanay at inalsa ang duster na suot niya. Yung tatay naman ni Anya ay lumabas ng bahay na may dalang itak kasi hahanapin daw niya ang aswang na nasa paligid. Mula sa loob ng kusina ay
naririnig naming sumisigaw ang tatay ni Anya na parang nagwawala ito. Natakot ako noon at ang ikinabigla ko pa nung nagsabi si na Anya na wala namang dugo sa kanyang hita. Pati na yung magiging asawa nito ay nagsabi na wala. Tanging ako lang ang nakakita noon. Maya-maya lang ay pinapasok na ni tita si tito at inutusan niya na tumawag ng manggagamot. Yung tunog ay nawala na rin noong sandaling iyon. Masamang pangitain daw yung nakita ko kasi ako lang po talaga ang nakakita noon. Dumating ang manggagamot at meron na rin liwanag. Nagsabi itong manggagamot na kung hindi daw lumabas ng kwarto si Anya, baka may nangyaring masama sa kanyang anak. May ginawa ang manggagamot sa kanya at binigyan ito ng pangontra. Pinagpatuloy pa rin namin ang pagluluto noong umagang iyon. Yung hindi ko lang talaga makakalimutan ay yung tunog na tiktik. Narinig talaga naming lahat yon at yung dugo na dumaloy na ako lang talaga ang nakakita. At sabi ko, sa buong buhay ko, doon na ako nakaranas ng kababalagan sa lugar nila Anya. Nawala din naman ang tunog ng tiktik at pananakit ng tiyan ni Anya nung lumabas ng kanyang tatay at hinanap ang aswang. Iyon ang unang karanasan ko at ang pinakahuli. Naging masaya naman ang araw na iyon. Maraming bisita at tuloy pa rin ang kasiyahan. Pagpatak ng gabi, bumalik ulit ang takot na naramdaman ko noong araw na iyon. Pero nagpapasalamat kami at hindi na naulit iyon. Kahit pagod kami ay nakikiramdam pa rin kami sa paligid. Makalipas ang 2 araw, bumalik na ako sa syudad. Araw-araw ay tumatawag din naman si Anya at sabi niya wala na rin naman silang nararamdaman na kakaiba. Hanggang sa nanganak ito at normal naman ang anak niya. Hanggang ngayon ay nagkokontak pa rin kami sa isa't isa at malaki ng anak niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Doon lang talaga ako nakaranas ng kababalagan. Hindi ko naman to naranasan sa probinsya nila Lola. Iyon lang po ang karanasan ko so far. At sana hindi ko na maranasan ulit iyon kasi nakakakilabot.